Good day mga par. Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon, medyo maganda-ganda ang panahon ha. Medyo makulimlim, mahangin-hangin. Ewan ko kung bakit, baka dahil naligo lang ako. So yung mga par, topic natin ngayon is yung mga gender na mga parakeet o badges. Papakita ko sa inyo kung anong ano nila. Paano malalaman kung babae ba o lalaki? Anon. So bago ko sabihin sa inyo 'yon, pakilala ko muna sa inyo. Meron akong ito, tong dalawang babae diyan is may pangalan na. Pinangalanan ko tong isa. Itong isa kabila nasa Nesbox eh. Si Snow. Ito naman, 'yan, si Shadow. 'Yan. So meron pa akong tatlong babae na walang pangalan. So sana tulungan niyo ako. Paki-commenta lang sa comment section mismo ha, para makita ko kung maganda ba yung pangalan na may bibigay nyo. Meron kayong libreng ano, libreng shoutout. Oh, yun lang muna may bibigay ko sa inyo dahil wala na tayong mga inakay. Nagsisipag itlogan pa lang sila. Yung iba may mga itlog na iba, wala pa. Tapos meron na rin napipisa yata itong sa baba. So yun mga para, simulan na natin yung ano, ang pag-gender sa kanila kung babae o lalaki, paano ba natin malalaman? So, ito 'yon. Yan, nakikita niyo ba? Yan. Female pa lang 'to ah. So, makikita niyo naman sa ano, sa insert guide sa screen niyo kung ano yung mga itsura ng mga ilong, kung anong kulay yung mga, kasi ito hindi naman kakahirapan ng ano, ang pag-gender sa kanila dahil makikita naman agad sa ilong. So, doon muna tayo sa ano, sa young female. So, ang young female natin, ayan, nakita niyo na ba sa screen nyo? So, ang young female natin, sa mga inakay pa lang to ah, young. Wala pa itong mga 30, o sabi natin mga 30 days pa lang mga young. Simula pagkapisa, ganun, 2 weeks natin makikita yon, yung ilong nila. Mga 2 weeks, 3 weeks, doon natin makikita yung anong kulay meron na yung sa young female natin. Young female tayo mga para sa mga babae. Young female. So ayan, yung sa young female na yan nakikita ninyo, white na may pagka-purple. Yan. Yan tatlong yan. White na may pagka-purple mga para. So yan, magbabago yan after 2 months. After 2 months magbabago yan. So ganito magiging itsura ngayon yan. Yan. So dito na tayo sa female adult. Yan, female adult. So sa female adult, pag yan pumalo na ng nagkaedad na siya ng ano, ng 3 months, 4 months, 4 months to 5 months siguro ganon, mag-iiba na siya, magba-brown na siya. Magba-brown na. So yung kaninang young female na nakita ninyo na white na may pagka-purple, so magbabago siya, pwede siyang maging brown or brownish ba tawag dyan, or magiging puti na mismo, puti or brown. Yun madali lang, nakikita nyo naman siya mga sa screen ninyo. So yan yung ano natin, female adult. Hindi ganun kahirap, di ba? Napakasimple lang, di ba? Yan na yun. Yan, tanyo, yan yung female natin mga para na adult. Okay? Tapos, dako naman tayo mga para sa ating male. Sa mga male. So, yung mga para, so, sa young male naman tayo. So, sa young male natin, medyo nakakatuwa. Kasi, pero, bago yan mga para, bago natin ituloy yung topic natin sa gender para sa mga lalaki, ito yon. May papanood lang sa inyong konting video, saglit lang naman, seconds lang, hintayin nyo mga par. Good day mga par, kain tayo. 46 mga par, 46. So yun na nga, napanood nyo na yung maiksing video. So salamat sa mga bumate, sa mga nag-read sa akin. Salamat sa inyo. Shoutout na rin sa inyo. So okay, tuloy na tayo sa ano, sa ating male.
sa young male natin, young male parakeet or budgie. Okay. So ang young male natin, nakakatuwa yung kulay niya ng ilong ng male o lalaki na parakeet. Kulay pink, as in pink talaga. Yan, nakita niyo naman sa screen niya, 'di ba? Kulay pink. Yan. Yan yung male natin na baby, ah, young male. Yan. Pink. So hanggang 2 months 'yan. Oh, after 2 months, magbabago na siya ulit. Pwede siyang maging kulay blue. Yan, katulad 'yan. Naging blue. Yung pink niya naging blue. 'Di ba? Nagiging blue. Or kung hindi man niya maging blue, tutuloy 'yan sa pagka-pink. As in pink naman siya. Yan. Kita nyo? Pink. Yan. So ganun lang kadali. Ganun lang kadali malaman yung mga gender ng parakeet or budgies. Diba? Ano lang, pink or blue, lalaki. Pag white or brown, babae. Ganun lang. So, hindi nakakaito. Hindi tulad ng African lovebird. Alam nyo ba yung African lovebird? Yun, mas mahirap yun kasi yun, kailangan pang kapain yung sipit-sipitan para malaman kung babae o lalaki. Pero mga gumagawa lang nun yung mga talagang mga master na sa pag-iibon. Ganun. So ako, hindi naman ako sanay sa African lovebird. Wala akong alaga nun. Tsaka, para mas 100% na malaman kung babae o lalaki ang African lovebird is pinapa-DNA pa nila. So ganun. Ganun yun ka panigurado ang pag-aalaga sa African lovebird. Kaya medyo may kamahalan sila kumbaga dito sa atin sa mga parakeet. Oh, so ngayon, may tip ako sa inyo. Tip ko naman sa mga baguhan o katulad ko hindi man nababaguhan na gusto mag-alaga. Kung ako sa inyo, kung susundin niyo 'tong payo ko, is kung mag-aalaga kayo ng ibon, magsimula kayo sa young. Para bakit ba? Bakit young? Kasi para mas ma-enjoy niyo sila habang nagkakaedad sila. Kasi 'yan, pag young ang nakuha niyo yun nga, mag-umpisa kayo sa young. Makikita nyo yung ano nila, attitude nila, yung behavior nila, so yung bonding nila, pati yung bonding nyo, ganon. Hanggang sa magparesa sila, magkaitlog, yun, hanggang sa magkaina-kaina, hanggang sa dumami na yung mga ibon nyo. Meron kasing iba na ang gusto nila is proven pair na. So kasi pag proven pair, ito hindi lang ako nagsabi nito, pati yung mga master natin, yung mga nag-aalaga talaga ng ibon, meron kasi mga breeder na nagbebenta ng proven pair. Hindi na tayo sigurado dun kung malakas pa ba yung ibon na yun, kasi baka nakapangilang itlog na yun kaya sinasabi lang proven pair. Ganon ang proven pair, kasi pag sinabing proven pair, nakapag-itlog na. So, hindi natin alam kung ilang beses na nakapag-itlog. Diba? Kaya baka hindi na tumagal din sa inyo yung ibon na yon. Baka madismaya lang kayo. Kayo pang may stress. So, yun. Ganun lang naman. Enjoy lang kayo sa pag-aalaga ng ibon. Sabi nga nila, inip talo pagdating sa pag-aalaga. Okay? Inip talo. So, yun. At dahil patapos na ang ating video, mga par. Okay. Matik na to. Shoutout tayo. Shoutout kay Rupert Abad, kay Roger Passion TV, at dun sa tatlong enforcer na bumili ng parakit kanina. Tatlong pares. Okay. Tsaka sa Dream Team, Team Bisdak, shoutout sa inyo. Sa mga admin, sa mga members, shoutout sa inyo. Solid. So yun, mga par. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please like, subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod nating video, updated kayo, mga par. So, yun lang, mga par. Good day and God bless.